Ella, magandang hapon. Magandang hapon rin po. Ikaw ay 17 years old. Tama? Opo. Okay. So, ang inyong kasama po ngayon ay ang inyong lolo? Opo. Okay. So, Ella, napanood namin yung video, no? Ipaliwanag mo sa amin kung paano umabot sa ganun. Bakit nangyari yung pambubugbog sa'yo? Nagdadrive po ako ng motor para pumaybilhin po sa sentro. Mm. Time po sila kung nung sumugod po dito sa amin, hindi naman po sa sinigawan kami, pero po, yung pinupoint po nila na sinigawan po kami, kasi po nung pagdaan po namin, nakatingin po sila, tapos po, nakatawa po sila bago po nila kami sinigawan. Then ako naman po, umabot po kami dun sa may dulo po na kanto po na tinatawag po sa amin. Sumigaw din po ako, pero wala po akong pinangalanan. Mm. Tapos po, ito pong Kati Suliman po, pumunta po siya dito sa amin pong parking area po para kausapin po yung lola ko na respetuhin ko naman daw po siya. Mm-hmm. Tapos po, wala pa po kami nun dito po. Kasi po, may hinatid po kami nun time na po yun, ma'am. Tapos po, nung pagbalik po namin, nandyan na po siya, kasama niya na po si Jenny Lynn Baldovino po. Yun po yung nanakit po sa akin. Dito po sa mismo pong po namin, sa parking area po namin. Tapos nakikiusap po ako sa kanya ng maayos, na sabi ko po, tayo lang po nag-usap, pakidahan-dahan lang po ng boses niya, kasi po, maririnig po ng lolo ko, kinakausap po siya ng maayos. Then po, nung kinakausap po siya ng tita ko na dalawa daw po narinig, dun po, bigla po ako tinulak po ako ni Jenny Lynn Baldovino po, tapos sinabunutan, diretso po akong nilampag po sa may semento po. Itong dalawang to, pinagtulungan ka talaga nila? Opo. O isa lang, para malinaw tayo? Si Jenny Lynn, Baldovino lang po, tapos yung kapatid niya po. Itong si Jenny Lynn, tsaka si Kati, sila yung nakasakay sa motor? Kami po. Ah, kayo. Tapos opo, dumaan kayo? Sinigawan po. Sumigaw itong dalawa? Opo. Anong sinigaw nila? Sinigawan lang po kami ng ganun po na malakas po. Tapos nagtawanan po sila. Pero hindi naman po kami sila po talaga yung sumigaw po na sa amin. Wala po kaming pinapangalanan na sila po. Pero nag-react na po sila kaagad. Yung bang sinigaw nila, masamang salita? Ano ba iyon? Para mas malinaw? Hindi naman po. Sigaw lang po. Sigaw lang. Tapos sumagot kayo. Tapos nanugod sila. Opo. Wala ba kayong alitan nitong si Jenny Lynn at si Kathy bago nangyari yan? Meron na po. Pero matagal na po, mahigit isang taon na po. Ganon. Anong klaseng alitan ito? Pinaya po nila ako sa loob po ng barangay po namin dito po sa amin. May nilabas po sila na hindi po dapat ilabas dun sa loob po ng barangay. Tapos po, yun nga po. Tapos pinagtawanan po nila ako dun sa loob ng barangay. Tapos sabi niya po sa akin na, gusto mo pala yung labasan ng baho, ganun po yung sinabi niya sa akin. Tapos po, pag nakikita niya po ako, pinaparinggan niya po ako ng mga bastos pong salita po, ganun po. Malandi daw po ako, tapos pagalaw daw po ako sa mga lalaki, ganun po, ma'am. Bakit sa tingin niyo po sinasabihan kayo ng ganito nitong sila Jenny Lynn at si Kathy? Hindi ko nga po alam po, ma'am, kung ano po kinakagalit nila po sa akin, kasi po okay naman po kami dati po eh. Magandang hapon, Ma'am Kathy. Sa Attorney Sam Ferrer po ito. Ma'am, ano po ba ang nangyari? Nagpapakuto po ako, Ma'am, sa hipag po sa tabing kalsada bago po ako noon, Ma'am, na vaccine. Mga hapon po siguro, Ma'am, mga 4 p.m. po. Ngayon po, Ma'am, yung anak ko po, Ma'am, nasa kalsada po. Sinigawan ko po yung anak ko. Sabi ko po, ganun po yung sigaw ko. Tabi, may motor nga po. May kasama din yung anak kong isang bata rin. Pinsan ko rin. Ngayon, Ma'am, pagdating sila pala, ma'am, pa nagmumotor, padaan. Pero wala kami, ma'am, problema niyan kasi marespeto din po yan sa akin. Atikat, ganun po siya. Kaya hindi ko, ma'am, ini-speak na abot po sa sitwasyon na ganito po. Tapos po, ma'am, pagdating po, ma'am, dun sa malapit ko, wrong way na po yung takbo ng motor nila, ma'am. Eh. Mm-hmm. Pagdating po, ma'am, sa malapit po sa akin, pambabastos yung ginawa niya sa akin, parang anak ko na rin po siya eh. Sabay, grabe po yung sisigaw niya po at sabay nagbubumba po nung motor niya at sabay po pa banking-banking po yung motor niya. Sa katunayan po, ma'am, may kasalubong nga siya, nagalit kasi ang yabang naman ika ng
ano na yan, nagmumotor na yan, nakala mo ikasarili niya ang kalsada. Hindi, ma'am. Tapos po nun, ma'am, di ano, pumunta po ako dun, ma'am, sa lola niya, purispito pa po. Ma'am, sabi ko, purispito pa po, Ate Bibi. Ikaw pa po, nabastos ka na po, baka, nabastos ka na ka po ng mga anak ko, ng dalawa kong dalaga. Hindi man ngayakat. Ate Bibi, bakit ganun naman ka po si, ano, si Ella? Kung makapagpitaw sigaw doon at bumba-bumbahan ako ng motor niya, akala mo ba ako kung sino? Ang yabang na po ako magmotor. Ako pa niya ka akong pagyayabangan ng motor. Maliit pa ako siya. Marunong na rin ako maghawak ng motor. Hindi lang ako nila nakikitang magmotor. Di, sa madaling salita, ma'am, nagpaalam na po ako. Sabi ko po, ma'am, sige ka po, Ate B, ikaw na lang bahala. Ngayon, ma'am, sabi naman ng lola niya, oo nga yakat, ako na lang bahala. Pagsasabihan ko ngayang maldita talaga ngayang Ella na yon. Sa makatawid po, ma'am, umuwi na po ako sa bahay. Tapos ka po, ma'am, siguro mga 5 minutes po, dumating yung anak ko po kasi nagkataon po na bumili. Ngayon po, ma'am, sabi nung anak ko, mama, mama, ambugon daw, ambugon. Sinungaling, ma'am, po sa Tagalog po, sinungaling na yan, mama, kasi dalawa daw po ngayon kayo mamang sumigaw. Doon ako, ma'am, nagalit po kasi matanda ako, ma'am, nagrespeto pa ako doon sa lola niya. Sige, yun po yung inyong side ng story. Pero bakit po umabot sa pananakit? Kasi po, napanood namin yung video kanina at malinaw po doon na sinasaktan nyo si Ella. Pumunta po kami doon, ma'am, para hindi po makipagtalo. Ako po, tinawag lang po ako ni Catherine kasi po binabanggit po na dalawa daw po ang sumigaw at ako daw po ang isa. Ngayon po, pumunta kami doon para sa confrontation lang na maitama po yung maling pag-iisip ng bata. Pagpunta ko po doon, si Ate Catherine po ang unang nagsalita. Ang salita po na Ate Catherine, ako ang paniwalaan mo, Ella, dahil ako ang sumigaw at ang sigaw ko ay hindi para sa'yo, para sa mga anak ko. Hindi po, ang sagot sa amin nung minor de edad, mga sinungaling kayo, dalawa kayong sumigaw. Tapos pinatunayan po nung tiya niya na nabandang nasa likod po si Rekalin, sabi nung Rekalin, dalawa naman talaga yung sumigaw. Tinatanong po kung nakita, hindi, narinig lang daw po, dalawa ang sumigaw. Okay, sige. May it be isa o dalawa yung sumigaw, doon tayo sa bakit nyo itinulak at sinaktan si Ella. Yes po. Then nung kinausap ko, humarap ako kay Ella kasi po pinagdidiinan niyang sinungaling, dalawa kayong sumigaw. Yun po ang sinasabi ng bata. Ngayon po tatalikod siya, ma'am. Hindi ko po siya itutulak, ma'am. Mahahawiin ko lang po siya sa paharap dahil tinalikuran niya po kami na may huling salita, mga sinungaling kayo. Kaya po ang ginawa ko, ma'am, kinabi ko po siyang ganyan at hinarap. Pagharap niya po, dinuro-duro niya ako. Siya po ang nanagunod sa akin, ma'am. Dinipensahan ko lang po ang sarili ko dahil sinaktan niya po ako. Siya ang unang nanakit. At pagdating po nung commotion na yun na nag-aaway na kami dahil napapailalim ang bata, opo, nandoon na po tayo sa umaawat po. Ang umaawat po sa amin mga lalaki, supposed to be yung lola niya po at saka yung isa pang tiya niya, nakatingin lang po sa amin, nanunood at pangiti-ngiti po. Oo, sige, hinarap mo siya, pero malinaw dun sa video na nakahiga na kasi si Ella, pinagsasasampal siya, pinaghahampas ninyong dalawa, o si Ma'am Jeneline ba yung naghahampas? Naka-steady lang po ang kamay ko sa kanya, ma'am. Ella, sino yung nananakit sa'yo nung nakahiga ka na? Si Jeneline po, ma'am. Si Jeneline yun. So, Ma'am Jeneline? Po, ma'am, walang intention nun. Ang kinakabit ko po, kasi naanuhan na siya dahil yung mga umaawat po, ma'am. Kasi nasasaktan ako, ma'am, sa klase ng paghahawak. Sandali lang, ha? Ella. Pwede po ako magsalita. Oo, sige. Oo. Ma'am, yung sinasabi niya po, ma'am, po na dinuro-duro ko daw po siya. Kasi nungalingan po yun, ma'am, lahat po. Kasi po, ma'am, unang-una po, ma'am, sa lahat, pinarinig po na po sa loob ng barangay po yung record po namin na hindi ko po siya dinuro-duro po. Ang ganda po ng pakiayos ko po kay Ate Cathy. Ang sabi ko, Ate Cathy, hinahinaan po yung boses mo kasi po maririnig tayo ni Lolo. Tapos po, ang kinakausap ko po talaga ay si Ate Cathy po. Si Ate Jen po, nasa likod ko po siya. Kaya paano niya po masasabi po na humarap ko ako sa kanya tapos tinalikuran ko po siya, sinabihan ko po siyang sinungaling. Hindi po yun totoo kasi po, ang kinakausap ko po si Ate Cathy po nung time na po. Okay. Hindi po ako sa kanya humarap. Itong po. Mga sinasabi mo, Ella, meron namang testigo dito. Meron namang... Opo, madami po. Okay. Tapos meron ka ding recording, opo, meron... audio, opo. Video. Opo. Na pinakita mo na sa barangay. Okay. Opo. Maliwanag pala eh. So, ang problema kasi dito, no, Ma'am Jeneline and Ma'am Cathy, maliwanag po kasi yung pananakit ninyo kay Ella.
Ngayon, maliwanag na may kaso doon. May medical legal ka, Ella, di ba? Opo. Oh, tapos na pa-blatter mo na to? Opo. Okay, so di ba, ano yung kinaso doon ng mga police? Physical injuries? Opo, physical injuries po, sinabi ng police po, na babae po. Okay. Importante kasi, kaya kanina ko pa tinatanong kung bakit kanila sinaktan para alam natin kung tama bang physical injuries ay ipinal sa kanila na kaso or child abuse. Kasi magkaiba ang parusa nun. No, kapag child abuse, mas matagal. Opo. 6 years to 8 years ang aabutin nun, Ma'am Jeneline and Ma'am Cathy. Kasi may sinabi rin po kanina si Ella na merong mga pagkakataong sinasabihan niyo siya ng malandi, paggalaw. Yung mga ganyan kasi is a form of bullying, no? Na ginagawa niyo sa isang minor de edad o sa isang bata. Ngayon, ang kailangan naming i-prove dito later on is kung yung pananakit niyo ba ay may nangyaring pag-humiliate or embarrass o pamamahiya na kasama kay Ella. So, titignan natin yun lahat. Kasi pag nagkataon, mas mahirap kapag child abuse ang pinail sa inyo kaysa physical injuries. Doon po tayo mag-iingat. Hindi pwede kasing basa-basa na lang po tayo nang bubuli. Tapos, opo, at nananakit. Doon po tayo talaga medyo tagilid tayo doon, Ma'am Cathy and Ma'am Jeneline. May video, may mga testigo. So, Ma'am, ngayon po, Ella? Hello po. Ano ba yung gusto mong mangyari since nakapag-file na kayo ng blatter? Gusto ko po, Ma'am, napagbayaran po nila, Ma'am, yung ginawa nilang pangpapahiya po sa akin. Yun po, Ma'am Jeneline at Ma'am Cathy, narinig niyo po yun. Ngayon, bibigyan po namin kayo ng pagkakataong kausapin si Ella. Kasi naipaliwanag ko naman po sa inyo yung maaring kahantungan nito pag natuloy po tayo sa kasuhan. Hindi po maganda para sa inyo. Kasi po, Ma'am, may testigo po ako na ako ang sinabihan niya ng paninirang puri. Ang sabi niya po sa akin, alam ko ang baho niya ni Jeneline at kalat sa dun sa lugar po daw namin. Kaya siya nakakarinig sa akin ng salita na ano? Ako malandi? Baka siya ang malandi? Hindi po ako nagsasalita sa kanya na malandi or ano siya. Yan yung side ninyo, meron siyang sasabihin dyan. Pero focus tayo dun sa pananakit. Kasi kahit na balikan natin yan, hindi naman yan din yung facts ng kaso natin ngayon, no? At hindi enough na depensa yan dun sa ginawa niyong pananakit. Sasabihin ko na rin sa inyo, hindi porket sinabi niyo sa akin yan ngayon ay wala na tayong kaso. Ngayon, ang sa akin lang, Ma'am, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na kausapin si Ella at tumingi ng tawad sa kanya. Baka magbago yung isip niya. Kasi desidido siyang magkaso. Dahil kung hindi po natin ibababa yung pride natin, talagang sa fiscal na lang tayo magkikita nito. Gusto ko lang din po kayong tulungan. Baka sakali po na magkaayos kayo ni Ma'am Ella. Iba na po yung kwento niya po sa inyo at kwento sa barangay kahapon lang po. Ako po, Ma'am, hindi po ako naghawak sa parte ng katawan niya, Ma'am. Ang hinawakan ko lang po, Ma'am, bagong vaccine nga po ako, hinihila ko po yung pilbi na sinasakan ng paawat si Jeneline Mendoza po. Tanging saksi lang po, Ma'am, ang katotohanan po, Ma'am. Nakabidyo nga po, Ma'am, pero maraming wala, Ma'am. Sa pista lang po, Ma'am. Ako, ma'am, matanda ako. Yung bastos na lang po niyang ginawa sa akin, Ma'am. Nasigaw-sigawan niya po ako, Ma'am. Ma'am, may karapatan din po ang mga bata. Okay? Huwag po nating i-invoke na porket matanda kayo ay kayo na kaagad ang dapat na irespeto. Okay? Kailangan din nating irespeto ang mga bata. Kaya nga may RA 7610 na pumuprotekta sa kanilang mga karapatan. Ang problema ko po kasi sa inyo, hindi nyo talaga ibababa yung pride nyo eh. Ngayon, kung ayaw niyong magbaba ng pride, diretso na lang talaga sa kaso. Tinutulungan ko kayo na sana ikausapin niyo si Ella. Kakausapin po namin, Ma'am. Kasi sa barangay po, ganun pong sinabi ko, magkapatawaran po kami, Ma'am. Yan po ang nangyari sa barangay, Ma'am. Kaya hindi ko pa akalain na may ganito po, Ma'am. Okay, so kausapin niyo po ngayon si Ma'am Ella. Yung sinasabi niya po, Ma'am, na nagpatawaran daw po kami, Ma'am, sa loob ng barangay po, Ma'am. Hindi po ako, Ma'am, pumayag po na magpatawad po. Dahil po, ang gusto po nilang ipalabas na ako pa po ang humingi po ng tawad sa kanila po. Ah, okay. So, yan ba? Recorded yan nila, Chairman? Oo. Opo, Ma'am. Sige, kasi tinatawagan naman natin ngayon si Chairwoman, no? Ringing pa lang yung phone niya. So, Ma'am Jeneline, tsaka Ma'am Cathy. Yes po, Ma'am. Parang talaga ang taas ng pride natin, eh, no? Hindi po, Ma'am. Nakikinig lang po kami, Ma'am. Yung pangyayari po kasi, hinihintay. May mga anak ba kayo, Ma'am? Mga ma'am, may anak kayo?
Yes po, dalawa po. Mga bata pa? Yes, isang 1907. Okay. Ngayon ma'am, pag sa anak nyo nangyari to, okay lang? No, hindi po, ma'am. Pero hindi pala eh. Ma'am. Depende din mo, ma'am, sa sitwasyon. Pakikinggan lang po yung ano, hindi ko hinihingi. Ito po yung lagi naming sinasabi dito sa programa, and I think si Idol Rafi din kasi yun ang sasabihin sa inyo. Kapag alitan na ganyan at verbal lang yun, kung sinong unang nanakit yun ang talo. Alam nyo yun, kahit ako bilang abogado, lagi kong tinatandaan yun. Katulad nung isang kaso, di ba? Okay, dinirty finger sila ni Grab driver. Hindi yun dahilan para hampasin nila ng tubo. Kasi the moment na nasaktan mo yung tao, may na-inflict ka sa kanya na harm, talagang may kaso ka. Ikaw ang talo. Hindi mo ngayon pwedeng sabihin later on na dahil lang kung ano-anong sinabi niya sa'yo, hindi enough yun. Yes po, ma'am. Okay, so mag-focus po tayo dun. Tinutulungan ko kayo, Ma'am Jeneline, tsaka Ma'am Cathy, kasi sabi naman ni Ella, ang gusto niyo pa daw kasi siya ang humingi ng tawad. Baka naman po pag nagbaba tayo ng pride. Baka po maayos to, ma'am. Kasi seryosong kaso po yung kakaharapin natin kapag hindi to naayos ngayon. Sige po, ma'am. Ella, nakikiusap na lang ako sa iyo. Pasensyaan mo na lang kami kung umabot tayo sa sitwasyon na nasaktan kita. Hindi na lang ito kong sabihin. Umabot tayo sa sitwasyon na nagkasakitan tayo. Ma'am Cathy. Tanda ako, salamat Ella sa ano mo sa gamunan. Pasensya na ako. Salamat. Pasensya na Ella. Kasi pataka pa. Oh, Ella. Opo. Ano sa tingin mo? Sa akin po, ma'am, parang ayoko po silang patawarin sa ginawa po nila sa akin. Mm-hmm. Ma'am, parang di naman sincere eh, Ma'am Jeneline, tsaka Ma'am Cathy. Oh, ma'am, humihingi na po ako ng patawad. Una pa lang po ang intention ko sa barangay, magkapatawaran po kami. Kaya lang, unang tumayo yung Philbin dahil sa ginawa niyang pananakit sa akin, siya ang unang nag-sorry. Nung si Ella na po ang kakausapin namin, hindi daw po siya dahil hindi daw po siya magpapapiksa. Colonel Ruel Pedro. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon po, Colonel Ruel. May ilalapit lang po kami sa inyo na isang menor de edad na binugbog po ng dalawang babae, si Jeneline at Cathy. Ah, yes po, ma'am. Actually po, ma'am, tumawag po yun sa akin yung nag-contact sa akin na tao natin dyan na nire-reklamo nga. Barangay, confirm ko lang yung lugar, ma'am. Barangay Matakon, Pulang Galbay. Yes po. Magpapaschedule po lang kami na sasamahan po ng aming mga staff itong si Ella sa inyong opisina po. Ah, yes po, ma'am. Okay po. Para po makapag-file ng kaso dito kay Jeneline Mendoza at Cathy Mendoza. Sige po, ma'am. I will check the record doon sa WCPD kung kailan sila nagpunta dito sa estasyon at saka kailan sila na-interview or kung naka-blatter na po yan. So that we can process at saka makakausap ko rin yung biktima para kung anong pwedeng i-file natin sa ano sa inireklamo. Opo, tingnan na lang po natin, Chief, kung physical injuries ba ito o child abuse. Yes, dahil, minor de edad po yung sinaktan eh. Asan po namin yan, Colonel Ruel Pedro, ang COP yes. Ng Polanggi, Albay. Mabuhay po kayo, Chief. Yes po, ma'am. Mabuhay din pa kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ella, ayan. So, punta na lang po kayo kay Colonel Ruel Pedro. Pag-aharapin namin kayo doon at tutulungan kayo ni Colonel makapag-file ng kaso. Ella, okay na ba? Opo. Thank you po. Okay, sige. Maraming salamat din sa iyong tiwala. Thank you po. Ma'am Cathy, Ma'am Jeneline. Yes po. Magpa-file na ng kaso si Ma'am Ella. Yes po, ma'am. Harapin ko na lang po, ma'am. O sige po. Try nyo pa rin po kung bahanap nyo sa inyong puso na humingi ng tawad kay Ma'am Ella. Makikita po kayo dun sa police station. Yes po. Alright, sige po. Okay po.